Hello YouTube! Today, papakita ko po sa inyo ang aking Jordan 13 Low na Brave Blue na nabili ko. So, ipapakita ko po sa inyo yung details ng sapatos para meron po kayong idea. Pwede nyo i-compare sa ibang Jordan 13 Low na ibang colorways para meron kayong idea ano yung maganda para sa inyo at ano yung pagkakaiba ng mga colors nila at yung materials na ginagamit. Actually, ito yung sinabi ko sa first video na ginawa ko. Ito yung pangalawang video ko. Yung first video ko, pinakita ko yung aking Jordan 11 na Emerald. So, nandun lahat din ng details. Kung gusto nyo panoorin yung video, hanapin nyo lang po. Mag-subscribe kayo sa Louis M para makita po nyo po yung ibang video ko na ginawa. Okay po? So, ito. Ang aking Jordan 13 na Brave Blue. Okay? Actually guys, itong Jordan 13 ko na to is gamit na. Siguro mga 5 beses ko na siya nagamit. Kaya lang every time, syempre, nililinis ko rin siya pag gamit ko. Pero this time medyo hindi ko nalinis. Pero nakabox pa rin siya kung ano yung original box niya, ano yung nasa loob niya. Pinabalik ko lang. Tapos kong gamitin. Okay? So, yung box niya, ito. Kulay gray siya na medyo makintab na madulas. Ito yung pinaka-box niya. Okay? So, sa gitna, sa top ng box niya, merong logo na kulay red. Okay? Sa gilid niya, wala. Wala. Sa harap, wala rin. Pero, syempre, sa ilalim, andyan yung, ito. Yung, I think, babasahin ko sa inyo, yung Jumpman Nike that INC USA. So, ayan dyan yung address niya. Tapos yung address nila sa Netherlands. Aerosol. This aerosol brand shoes contains aerosol bread insoles. So, yun ang sabi dito sa likod. Pag nagkaroon kayo, mapabasa nyo eh. Tapos, made and box is made in China. So, ayan. Cool. Kung makikita nyo siya pagka zinomin ko. Okay? So, ito yung sinasabi ko kanina. Nabinasa ko. Ayan. Kaya medyo ayaw focus. Ayan. Kung nakikita nyo, sana nababasa nyo. Ayan. Tingnan ko kung ano magagawa ko para maipadala. Maisama sa video yung clear. The details yun. Okay? So, eto. Sana natin. Actually, sa loob ng box niya, yung inner box niya is white. Tapos, may dope, parang flute na box din siya. Tapos, syempre, yung protection paper niya is like a normal paper lang po siya. Naka-cover doon. Hindi katulad nung sa ano na shiny, glossy. Parang wax yung sa paper wax yung sa Jordan 11. Okay, so yung difference niya, wala nang iba. Yun lang. So, yung sapatos. Jordan 13 Brave Blue. Okay. Wait lang po. Okay, so eto. Actually, yung first release ng Jordan 11 na Brave Blue, hindi siya Brave Blue yung tawag eh. Nirelease siya noong 1998. Hindi ko lang masabi sa inyo yung details kasi kailangan reviewin ko pa, pero nung nakita ko lang na nabasa ko 1998 yung first release ng ganitong color, halos the same color siya, may pagkakaiba lang daw dito sa leather niya kasi ito release April 2017, so yung 1998 ang nakalagay sa kanya OG, so ito naman retro, yung old name nito is OG, unang labas ng 1998 nga. So, yung dito niya may pagkakaiba raw kasi ito, medyo parang leather siya na medyo mas matigas ng konti kumpara dun sa nauna na medyo mas malambot na leather. Okay? So, yung detailed niya, ito, yung sapatos. Makikita niyo. Yan. So, ito, leather siya dito.
medyo mas matigas na leather. Tapos yung pinaka dito niya is a suede, black suede. Okay? Black suede siya. So, around dyan din sa pinaka mud guard niya. Okay? Tapos, syempre, yung kanyang suede din yung kanyang tang. Yung kanyang pinakadila. Na meron, syempre, yung logo niya medyo makikita niyo may pagka light. Light blue. Yung logo niya. Tapos, meron din silver dito. Metallic silver na logo dito sa likod. Yan. Tapos, ito yung kanyang reflective, meron siyang ano rito eh, parang reflective underlay sa loob, itong mesh panel na to. Parang meron siyang 3M reflective underlay sa loob. So, kung makikita nyo, parang para siya nagre-reflect pagka na ano ng liwanag. So, makikita nyo yung sa actual. Okay, tapos syempre putiin dito nga. Okay, tapos sa ilalim, yan yung kanyang detail na ilalim. Tapos merong tinatawag ditong holographic logo dun sa ilalim niya. Ito. Tapos syempre yung carbon fiber niya na narito. Sa ilalim. Okay, so yan yung pinaka-ilalim niya. Tapos sa loob naman niya, makikita nyo, syempre, yung nasa dila, yung size. Yan po yung aking shoe size. Size, 10.5 ako dito. Tapos, pinakailalim niya is yung also yung parang yung blue lining. Ito. Tapos sa inner sole niya also, kulay blue rin. Kasi hindi makita. Hindi makita. Pero meron siyang logo rin na parang light blue sa loob. Ayan, kung makikita niyo. Tapos yung pinaka inner sole niya is inner dito niya sa loob. May logo siya tapos light blue rin yung color niya. So, yun lang naman yung details niya sa sapatos na ito. Ilang beses nasukat ko na siya. Maganda yung pagkakasukat sa akin ng size 10.5. Masarap siyang isuot. Hindi siya yung parang nananakit yung pag. Sakto lang siya pag ginamit ko. Okay? So, eto. Kung gusto niyo ko kumpara sa ibang Jordan 13 na meron, ibang colorway, pwede niyo kumpara na Lorena. So, ganito siya. Kung meron kayong comments and suggestion, paki-comment lang po sa baba. Tapos, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. So, yun lang po. Salamat!